Hello, magandang hapon po sa ating lahat. So today is December 2022, 4 PM po. So ngayon po ay Thursday, araw po ng pagsamba. Ayan, so mayroon po tayo ditong i-re-repair as you can see. This is MSI. Yan po siya. So MSI RTX 3070. So 8 GB po siya, DDR6 na po siya. Yan, according sa ating customer, this is shorted. Computer na turn on. Okay? So, let's check. So, 12 volts PCIe. So, not shorted. 3 volts, not shorted. So, saan kaya ang shorted nito? So, let's see. Okay, not shorted naman. Kabila. Ah, see. Shorted yung kabila. As you can see, ayan. So, buksan na po natin siya. So, marami lang itong mga tornilyo. So, RTX. Yung gantong modelo, latest version to. Yung sumunod dito, sirain. Ayan. So, may seal pa siya. So, hindi ko alam may warranty pa siya. But, we need to repair. So, sinend sa atin eh. So, ito ay ang laki ng box. No? Ang lagayan nito guys ay kilo box large. Yung pinaglagay niya. Tapos, napakarami ng balot. So, yung balot wrapper niya is 8 pieces. Yan, ganun karami. Tapos, meron pang foam. So, napaka... Siguro mayaman yung may-ari nito. So, I don't know kung mayaman o hindi. So, yan. So, let's see. Open natin. Oops. I think napalitan na po siya ng thermal pad. Hindi na kasi ito yung original. So, ibig sabihin na nakalagay lang doon na seal ay hindi sa kanya. Kasi ano siya oh. Iba na yung thermal pad na nakalagay. Hindi na yung original. Tapos yung thermal paste niya hindi na rin yung original. Siguro doon sa pinagbilhan po ay ito niya pinapalitan. Kaya may seal yun. Yeah, but so, we need to check what is shorted. So, remove natin to kasi in kasi mag-apply tayo ng heat. Yan. So, need na rin yung palitan. Okay. Shorted siya. Tanggalin natin 'to para flat. Sana may available tayong piyesa nito. Baka wala tayong available o order pa tayo. Shorted yung ito eh. Ito yung shorted. MSI. So may mga nito guys. Version 390. Ano? So hindi ko alam kung may schematic tayo guys. For this GPU. Pero search natin. So latest version by the DDR6. So, mga walang schematic. Iba yung tornilyo. Kaya wala hindi matanggal. Oh, ang ganda ng ano niya. Okay, ang ganda ng ano niya. Heatsink. Like this design. So, pantay lang kasi siya eh. Yung lagay ng mga... Ano? Pantay lang. Sana ang ginawa dito yung mga nagdi-design ng ano. Alam ko magagaling sila kasi sila yung gumawa nito. But, maganda ginawa nila dito. Ano? Yung...
Kasi yung bira may pagano yan. So, pwede silang kumuha dito sa side na to. Nitong hitching pipe. Kasi ang pangit dito, yung hitching pipe na nakalagay sa biram. So, mau-over yung biram dito. Yan. Kasi nakalagay siya. Mau-over yung dalawa, biram. Taas at baba. Kasi yung hitching pipe, yung init dito lalabas, pupunta dun sa dulo. As you can see. Di ba? Kung sa design kasi, dapat ganoon dito na lang sila kumuha nung pala punta ng heat. Para yung temperature, hindi mapuro yung side na ito. Ayan. Kasi ito yung may pipe eh. Yan o. So, magaling sila, but yun. Yun lang. O kaya, pwede naman palikuin nila yung ano, pailalim. So, dito nila ilabas. Yan. Mas maganda yun, di ba? Kagaya nito, nakailalim naman. Tapos, ito yung nakaibabaw na lang dito. Di ba? Yun yung maganda-ganda design. Suggestion ko lang yun. Sa mga factory. Yun yung maganda, di ba? So, kasi napupuro siya, eh, nasisira. Minsan kasi nakakakita niyan mga user, mga technician. Kasi sila yung palagi nag-re-re. So, madumi na rin siya. Kaya siguro nag-shorted. So, madumi na po siya. Super dumi nito. So, kaya siguro siya nag-shorted. Oh, walang linis-linis. So, nilinis siya dito. Pinalitan ng thermal pad. Pero, hindi naman pinalitan ng thermal dito. Okay, madumi siya. Over. Super dumi. Ayan. Kulay black. Black kasi siya. Hindi mo nyo masyado makita. Sa microscope natin para makita nyo. Shorted siya. So, ang laki ng kahon na ito. Diyan natin. So, ano siya? Kilobox large. Pinakamalaki talaga eh. Mayaman siguro may-ari. Dami rin ng bubble wrap. Yan. Pwede naman ito i-ship sa kahon na maliit. Baluti na lang ng baluti ng bubble wrap. Mas safe yun guys eh. Walang silbi yung laki ng kahon kapag wala mga balot na bubble wrap. Kasi hindi naman babasagin yung maliit na kahon kung nakakahon siya. Matikbo din yun. So yan. So, inspection natin. Pakita natin. So yan guys. Nakita nyo ba yung mga lupa-lupa? Ayan o. So, alamin natin kung saan yung... Ito yung maganda kasi hindi pa nagagalaw. Tayo pa lang. Malalaman agad natin kung kailan yung sirang MOSFET. Yan yung maganda. So, tama lang yung desisyon ng may-ari. Sa atin pinarepair. So, meron na ako dito nakita. Ito. So, ikis na to. So, meron tayo nyan. BLN, no? So, sira to. Matik, ikis tong nasa dulo na to. Yan. So, medyo mahal ang IC ng mga ganito, guys. Tapos, I think yun lang. Ito siya. Buti na sa dulo. So, wala naman to. Yung inyong kagandahan, guys, kapag hindi siya nare-repair ng ibang technician, ang laki ng chance ma-repair. Pag na-repair na kasi ng ibang technician, wala na. Kasi yung mga nagpapa-repair sa akin, guys, dito, galing dito sa Pasig, from dito sa Taguig. So, galing siya kay, banggitin na natin kay Dr. PC. Yan, ilan na kasi yung pinagawa dito ng customer, mga customer po ha. So, galing siya kay Dr. PC. Galing siya kay Geeks Joint. Yan. Yan po yung mga nagpapa-refer dito. Saka yung doon sa may Alabang. So, di ka natandaan sa may Alabang matagal na yun eh. So, galing na siya sa ibang technician. Or sila yung mga nagre-refer. Yan. Hindi ko lang alam kung napagpa-refer sa kanila o sa kanila binili yung unit. Sinubukan nilang a-refer. So, yung iba nare-repair, yung iba hindi. Kasi nga, ligaw na. Ligaw na yung huli magre-repair. Either, napakailaman na po kasi napaglaruan na. Yun yung problema. Kapag lalo't hindi marunong yung nagre-repair. Maliligaw na yung ano. Kasi yung evidence, wala na eh. Magaya na ito. Madali lang naman ito i-check kung para malaman nyo na ano eh. Na kung alin yung sira. Kapag marunong yung technician, alam, bilis lang. Kagaya na ito guys, bilis lang natin natukoy. So, hindi siya tatagal ng
30 minutes o isang oras. Siyempre, may stress test pa tayo eh. Ayan, pwede nyo guys, tista rin sa likod na to eh. Ayan, yan dito yung sa taas eh. So, ito, pwede nyo siyang tista rin para malaman nyo kung shorted siya. Ayan. So, shorted siya guys. Kita nyo ba yung tester natin dito? Hindi. Hindi nyo kita. So, hindi ko lang kung kita sa malaking monitor, no? So, lakihan ko ngayon ako kung kita. Yeah, kita pala pag malaki yung screen. Yan, as you can see, shortage siya dyan. Diba? 0.005 shortage dyan. So, pag nag-next kayo dito, so, tingnan natin yung next. So, ito yung magkasama. So, ito, ano ba to? Teka lang. Nasa 12 volts tray pala to guys. So, 12 volts rail. Ibig sabihin magkakasama itong mga to. Ayan. Ayan. As you can see, this is not shorted. So, ibig sabihin ito, not shorted dito. So, mula dito hanggang dito. 1, 2, 3, 4. So, apat. Apat na capacitor. So, binubo siya ng 1, 2, 3, 4. So, hanggang dito, itong MOSFET na to, shorted lahat ng 12 volts niya. So, ngayon, dahil hindi pa siya nalilinis, so, makikita agad natin, ito kasi yung may ano, yan o, may flowing siya ng factory flux at saka solder. So, yan yung tatanggalin natin. Tanggalin natin niya kung mawawala ang shorted, okay? So, ito yung nasa dulo naman. So, walang problema kahit hindi tayo maglagay ng ano dyan. So, ang heat na gagamitin natin ay kailangan mabilis, pass heating. So, 70 degree. So, itataas ko siya ng 700 degree, then 80 yung speed ng pan para mabilis. Kailangan kasi natin siya matanggal in minutes kasi meron siyang capacitor. Matatanggal yan guys, ang mabilisan. So, pag ganun yung throw natin ng air dito, palabas, para hindi siya matamaan to ng heat. O, may init din naman yan, pero at least, hindi siya mag-ano, pupuruhan. So, ang tagal nito bago matanggal. Ngayon, pag nawala na yung shorted, saka natin siya lilinisin. Para hindi masayang yung oras natin. Baka kasi may sira din yung ibang pyesa. Kaya cheap, ganyan. Kasi automatic siya guys eh. Kita agad. So, from Baguio City to guys, nare-repair natin. Medyo mahal lang itong piyasa na to. So, tigas lang nito. Huwag natin siyang mamadaliin. Ayan. Kasi pag nahalit yung PCB, yari na. So, ayan. As you can see. So, linisin lang natin. Para wala tayong ma-damage na ayan. Umukulo-kulo. Kasi ano natin siya guys. Tatanggalin natin yung original solder. So, check natin kung shorted siya. Kita nyo naman yung ano guys ha. Kita nyo naman itong ano. Yan. So, check natin yung kanilang dito. Yan. Kung shorted siya. Pag wala ng shorted niya, issue lang yung sira niya. Oo, success guys. Diba, kita nyo? So, yun lang siya guys. So, napakabilis.
Yan, may mga dinala dito sa akin ng mga RTX guys, yung mamahaling GPU. 3090, 3080, RTX 3070, Asus, puro TriPan guys. Anong nangyari dun guys? Galing sa, yung iba galing sa kay Dr. Piso, kay Dr. PC, tapos kay ano, kay Geeks, galing kay Geeks. Sabi lang yung guys ng mga customer ha, kasi naka-note, may mga resibo sila, nandito yung resibo. So, yan. So, mga GPU daw, ang cheap ang sira. So, ang gagawin natin dito, yung sekreto kong ginagamit para maganda, sinatanggal ko yung original na ano, na solder. Kasi matigas yan eh. Pangit siya pag hindi mo siya pinalitan. Matigas siya bago kumapit. Magka-apply ka ng overheating. Yung ibang pyesa mag-overheat na siya. Kailangan mo siyang tanggalin. Tapos ang ginagamit ko ay solder paste. Yan. Solder paste yung ginagamit ko para maganda. Yan. Wait lang, pinanainit ko lang guys yung aking big na panghinang. Para hindi pa siya mainit. Ilang minutes pa ito bago mainit. Gagamitan natin siya ng ito. So, wala namang pyesa dito. As you can see. Yan. Yan. Napakaganda. Linis. Gagawin natin dyan guys ay so bilhin oh alam ko ilan na lang yung pyesa ko nun o order na ulit ako na dalawa na lang yata eh, mahal yung pyesa nito guys bilhin nun na pyesa so kunin ko lang so nasan ba siya dito ito siya. Order pa ako nito. Hindi ko alam ko yan. Wait lang guys. We alin no. Hanapin ko lang yung pyesa. Sana meron pa ako. BLNO. Dito yun eh. BLNO. Hanap, hanap. Wala tayari. Ayun. Ayun, kita ko na. Ito na siya guys. Iilan na lang to eh. Tatlo na lang. Ito ba yun? Yeah. Ito nga. Bilin no. So, ang pin niya,
cabeza ng pin 1. So, ganyan yung position. Oops. Oops. So, dito siya. Pin 1 dito. Okay. Alagyan natin ang yan. Yan yung ating idadali dyan. Mas mabilis kasi ito guys eh. Mas maganda pa. Pwede rin guys yung ano, hinihinangan yung mga pins. Pwede yun. Ginawa ko na yun eh. Pero mas the best itong ganito. Nalat malikot kasi yung kamay mo. Pag ganito kasi yung ginamit mo, pumapantay muna siya sa gitna. Tapos ang gagawin dito, lalagay lang natin dyan. Yan. On na yun siya eh. Tag dito. Kumikibo kasi siya. Yan. So, tarahanin na natin. Oops. Kapitan natin. Yan o. Kukusa siya. Yan ang kagandahan ng ano. Ganun yung nilalagay. Pantay talaga siya. Tapos, saka natin siya ididiin. Tapos panghina. Tapos re-touch na lang siya. Makiipot lang to. Oh, sasamba pa nga pala ako. Makalimutan natin. Ako'y sasamba. So, baka ito bukas eh. Bukas ko na ito itutuloy guys. Baka bukas na. Tanggalin ko mo itong kapasitor. Itong nandito. Para maayos ko yung alignment. Ayan. Dito muna natin ito sa side. So, ilagay natin ng ano. Maayos. Ayan.
So, ito, panday na ano naman ito eh. Tawag dito. Magkasama yung mga pins. So, balik na natin to. Okay na. So, lilinisin ka na lang siya, guys. Ayan, as you can see. So, check natin. PCIe. Okay, not shorted. 3.3 volts. Not shorted. External 1. External 2. Okay, not shorted. BRM. 37. Okay, 37. So, this is 12 volts. 12 volts coil. Galing dito. So, check natin yung mga gates. So, hindi naman. Dito, gates. So, okay. Not shorted. Okay, not shorted. How about that? So, not shorted. This is 1 volts or... Hindi ko alam eh. 1 volt siguro yan. Ito, 1.8. Kasi 5. Ito yung mababa. 13. This is na 1. Siguro ito ay 1.8. Din ito ang 5 volts. I don't know. So, yun yung mga possibles lang na hulaan natin. Ito, mga cords. So, ito, medyo mahal lang itong piyasa na to, guys. Bill, no? So, 2 piraso lang yung binili ko nito kasi nasa 1,000 mahigit ito eh. Sobrang mahal. Depende guys dun sa BLN model ha. Kasi BRM ano siya. BRM MOSFET. Okay. So, lilinisin ko lang ito guys. Then, itetesting natin siya. Kailangan natin siyang palamigin. And overheated pati. Tatanggalin ko to. Kasi itetest. Kiklining ko siya sa pang cleaning ko. So, lagay na natin dito. Babalik ko na lang siya. Yeah, so update ko kayo guys later for after cleaning, okay? Then stress test natin. Yun lang yung sira niya guys, shortened MOSFET. So hindi nagkamali yung ating customer, so nagpadala sa atin, at least marirepair po natin, okay? So update ko kayo later. Ayan guys, so running na po siya, ongoing stress test na po siya. So bagong palit na po yung kanyang thermal pad saka thermal paste. Ito po siya. So, temperature natin, 79-80 degrees Celsius. Naglalaro. So, lower temperature lang po siya. Good na good po. So, yan. Masyado malayo yung camera. So, sabihin ko na lang po. Ayan. So, running naman siya in good condition. So, low generic lang yung ating power supply. Hindi natin siya may stress ng matagal kasi masusunog. Kasi ang kailangan dito ay 750 watts 80 plus gold. Ayan. So, yung sa atin ay generic. 650 watts. So, ayan. Konting minutes lang siya. So, running na siya ng 3 minutes. So, specs niya guys. MSI, GTX, RTX 3070, 8GB, 256-bit. So, DDR6 na po siya. Samsung yung memory. So, ang ating boost ng ano ay 1,755 MHz. So, kompleto na siya. Mayroon na siyang unified shaders. Yan, may boost. Yan. Okay na po siya guys. So, close ko na siya kasi baka masunog yung power supply natin. So, generic lang kasi yung power supply natin siya. So, gumagana na po siya guys ng maayos. Working na po. Yeah, so, temperature, clear na clear po. Yeah, so, lower. Napaka-lower lang ng temperature nung ilalaro lang siya ng 79 degrees Celsius. Yeah, so, sesenda po natin to sa Cebu City. Cebu. Sa Baguio City. From Baguio City po ito. So, ang laki ng box niya. Anong kinuha niyang box ay kilo box large. Tapos, yung kanyang mga sapi, napakarami. Talagang, mayaman yata may-ari. So, maraming shopin.
Malaki din box. So, ayan, sisend na natin yan. Okay na po yung ating na-repair na video card. So, RTX 3070. So, success po. Success yung repair natin. So, ngayon po ay December 23. Ayan. So, yung bills ng kuryente, yung bills ng ating customers, so, medyo malaki. Kasi, thermal pad, tapos IC. Mas mahal din kasi yung video card niya, kaya malaki din yung bills. Ayan. So, ready na for shipment. So, today. So, dalawa siya. Si-ship natin yung isa, i-paid na rin. Okay? So, ayan. So, December 23. Malapit na po ang holiday. So, maaaring close po tayo ng December 29 hanggang January 2. Ayan. So, yan ang ating repair as of today. So, happy holiday po sa inyong lahat. So, wag mag-ingat po kayong lahat sa dadating na New Year. So, happy New Year po sa ating lahat. Okay? So, sana'y pagpalain po tayong lahat ngayong dadating na New Year. So, iwasan po ang pagpapaputok. Yan. Para hindi ma-aksidente. Okay? So, yan. Magpapaalam na po yung Workshop X Video Card Repair. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong pananood. Kita tayo sa susunod na to. Okay? Bye! Happy Holiday!